hinabol kami ng asong kulay itim. Sumigaw yung may-ari, di ba? Hop. Hop. Sumabit. Pare, buti na lang. Malayo na sa aso nung sumabit yung sangap. Alam nga ano. Guys, kung may tinatawag na ultimate challenge, ito na siguro yon. Kasi we get out of our comfort zone and tried something new. Masyado na kaming nalulong sa bisyo ng gastusan sa road bike at di pa din kami nakontento. Kaya naman, nagbuo kami ng gravel bike at sasali tayo sa mga gravel races this 2024. And unang pagsubok sa aming kabaliwan ay itong Attack Unrestricted Gravel Race. Yes, dahil wala kaming magawa sa buhay, nag-register na kami dito. At sa araw na to, susubukan natin yung ruta na pinrovide ng organizers. Dumayo tayo dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Dala natin yung kotse at dito na tayo nagsimulang pumadyak. Kasama natin sa recon ride na ito si J-Cas. Actually, nasa Tarlac City siya ng panahon na to. And ako naman, nasa Bulacan. Kaya dito na lang kami nagkita. Gamit namin dito yung sariwang-sariwa namin ng mga gravel bikes. Yung dala ko ay itong Linsky GR300 and yung Revolt naman yung dala ni J-Cas. Ito yung mga pahabol namin na gastos bago matapos ang 2023. Eka nga, finish strong sa gastusan. By the way, ang starting point talaga ng gravel race ay doon sa Palayan City, sa Capitolio. Pero naisip namin, dadaan din naman dito sa Santa Rosa yung ruta. Kaya, we don't think na there's a need na doon kami mag-start sa Palayan. And ang goal lang talaga namin sa ride na to ay ma-familiarize sa road conditions. Kung saan ba yung area na dapat mag-ingat. Mamaya makikita nyo yun guys, so kung ano yung lagay nitong kalye. Also, saan ba kami pwedeng magpahinga saglit? Kung saan pwedeng kumain, mag-refill ng water, etc. So, sa totoo lang ay first time naming babanat sa legit na gravel route. Sa Bulacan kasi, sanay tayo sa mga lubak na kalye doon, di ba? Pero syempre, ibang disiplina kapag graba na yung dinadaanan mo at makipot yung mga kalye. Sobrang technical talaga guys. So, panuurin nyo tong recon ride na ito hanggang sa dulo para makita nyo kung ano yung mga paghihirap at sakit ng katawan na inaabot natin. Pakaano na kami rito? Hindi ito yung start ng ruta. Ang start talaga sa Palayan. Pero sa Santa Rosa kami nagsimula. There you go. Ito na. First gravel section. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah. I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be nag-aanap ng sakit ng katawan.
ha? Ay, oo nga, ano? Mantila. So, ha? Oo, parang mangantila. Kaya, pinakita tayo magandang spot. Pwede magpicture. Ang mangantila ng Nueva Ecija. Kita nyo yan? Wow, oh. Ito pa, are. Diyan. Ano tayo? Isa muna, ikaw muna. Ganda, oh. Mas maganda. Mas maganda dun pa kung dito. O, magiging against the line. Okay, mangantila. Mangantila ng Nueva Ecija. Yan. Wala ka na pre, gusto mo. Same thing. Ayan. Langin pa tayo para libid. Okay. Okay. Nakaalampas na tayo sa mga bukirin. Nandito na tayo sa Barangay Road. From Santa Rosa to Tarlac Road ay kumanan tayo dito sa San Isidro at ito nga yung unang gravel section sa Rikon namin. May nadaanan kami dito na parang mangantila sa Baras Rizal kaya di namin mapigilan yung sarili namin at nag-photo ops muna kami. Total, this is not a race, this is a recon. Then, diretso kami dito sa Polillo at Palagay kung saan may Barangay Road bago kami pumasok sa next na gravel section. Puro bukid magkabila kaya medyo relaxing pa at this point. Ang napansin namin dito, mostly ng ruta ay dumaan sa gilid ng patubig, which is normal lang naman, diba? Kasi karaniwan naman, kapag may patubig, meron niyang maliit na karsada sa gilid na halos kasya lang ang isang trike or isang four wheels na sasakyan. And dahil di naman ito national road and daanan lang din naman ng mga traktora, trike or owner type na jeep, hindi na lang nila sinimento. And ang resulta, meron tayong gravel route, okay? Minsan, maganda din talaga na masubukan yung mga ganitong klase ng ruta gaya ng mga trails, yung malayo ka sa usok ng sasakyan. Also, iba yung hangin sa mga ganitong area, mas fresh kasi nga malayo ka sa pollution. Also, ang ingay lang na madidinig mo yung mga hand tractor, huni ng ibon, ihip ng hangin, lawis-wis ng ng kawayan or ng dahon, at ang malutong na paggulong ng mga gulong sa graba. Alright. So, kailangan pre, ano? Matindi yung concentration mo. Focus ka dun sa hard pack. Oh, pag namali ka ng gulong, sasadsad yung gulong. Mag-i-slide. So, kailangan nakatingin ka lagi sa karsada. Kung saan siksik yung ano, lupa at saka less yung patong. Wala dito. Huhuy! Ayun, malaki yun. Okay, medyo delikado sa part na yun. Loose rocks. Just keep on pedaling. Oh, focus. Sabi nga ni Einstein, to keep your balance, you must keep on moving. Hindi, at hindi yung lubak. Alright, may barrio ulit yung mga kabahayan. At may doggy. Diretso, ano? Parang dito rin ang lusot mong kanina. Parang kanan. Ay, teka. Morning. Diretso, taas kaliwa. So, diretso muna. Kinross namin yung National Road. Tumawid kami. Then kaliwa kanan. Then
hangganan. Another cobble section. Haha, another one. Anli. Oh, masyadong loose rocks. Ito yung mga ito, sakto lang. Ito, yung kanina dumudulas eh. Hindi ka makapag cellphone. Wala. So, mukhang ito pinakamaganda. Yung kanina nakakatakot yung gitna eh. May malalaking bato. Di ba? Sa wheel set. Sa Cavite kasi wala namang mapapractice na gravel dun eh. Puro trail lang. Pwede, isang Arden ulit. Yan, nakakatakot yung mga andun, mga switchback. Para tutumba ka. Kasi liligo ka, tapos mabagal ka, di ba? Tendency nung tutumba ka. Ang taas ng heart rate natin dun eh, no? Dito, ano lang, 120. 50 ka na, no? Yun! Biglang sumilay ang... Hi! Ano, kamusta ba yung mga gulong natin? Dahil puro alikabok yung dinaanan namin, ang hirap inumin ito. So, mas maganda kung may hydration pack. By the way, yung isa palang maibibigay naming tip sa mga sasali sa gravel race na to, ang importante, okay naman yung may water bottle ka. Kaya lang napansin namin na kapag maalikabok ang kalye, ay obviously, puro alikabok din yung aabuti ng bote mo. So, pag iinom ka, may kasama na tong lupa. Eh paano kung ebak ng kalabaw yung mapunta sa bote mo, diba? Also, what more kung maputik yung road condition? So, mas matinding dumi yung aabuti ng bote mo and kailangan mo pang huminto para tanggalin yung takip tsaka kauminom. Also, since very technical ang ruta, you need to focus sa kalye and as much as possible, yung dalawang kamay mo nasa handlebar dapat for better control. So, minsan, hindi mo talaga makuha yung bote or hindi mo mahawakan kasi baka ma-timing na may biglang lubak at mag-skid yung gulong. So, dito namin na-realize na we needed yung hydration na backpack. Para wala ka nang dapat ikabahala pa, susubo mo na lang yung chupon, then sip-sip. So, sikat dito yung Camelback. Hindi ito sponsored up, pero Camelback, baka naman. Also, yung alikabok ay nasisinghot na namin dito guys. Kaya mas advisable talaga na naka-tube mask tayo sa buong ruta. Later, marirealize natin yan at maglalagay tayo ng tube mask. Alright. Welcome to my Yap-Yap Sur. Sa kabila pa yun. Dito yata. Diyan na ba? Yun, dito nga. Gravel ulit. Right? Okay. Medyo mahaba ito na semental. Alikabok! Alikabok! So, mas maganda naka, ano, tube mask. Maganda naka tube mask, pre. No? Ano tayo lilim? Tube mask tayo? So, masyadong maalikabok. Kaya, napag-desisyon na namin, ha? Mag-tubmas. Okay. Gutom na ako. Okay. Okay. Battle sick lang.
Sa akin ba? Nakikura naman bisikleta. 20k pa lang yata tayo. O, okay, kita nyo yan? Wala pa naman ano, ano? Padumi yan, o. Ayan o, naipon yung likobok. Ang gangi yan. Okay. Imagine, pinputik yan. Naghanap ng sakit na katawan. Okay. Stop muna. Let's go. Ha? So, sa part na to, hard pack, palupa. Time check, 8:44. 8:44. 23.6. Sa totoo lang, yung lagayan natin ng camera ay mukhang hindi masyadong advisable sa ruta na to kasi nga maraming lubak. And possible na lumipad na naman yung camera natin gaya nung nangyari sa vehicle ride. Pero kinagtsagaan na lang muna natin. So madalas nag-aayos ako ng position ng camera dito kasi nga magalaw masyado. And kung saan saan na pupunta yung camera natin, tingin ko mas advisable na naka-fix na lang yung action cam. Kaya lang isang angulo lang ang makukuhanan, puro front lang. Or okay din kung yung GoTree ang gamitin para nasa chest lang, then pwede mong tanggalin to capture other angles. Disclaimer pala guys, no? We are not experts sa discipline na to kasi nga first time natin sasali sa gravel race. Pero itong mga tips na to ay based ito sa mga personal na experience namin sa pagrecon ng ruta na to. Kung may additional tips pa kayo, please feel free to comment down below. Another thing guys, for sure naman marami nang nakakaalam nito. Gusto ko lang ipakita yung section na to kasi isa to sa pinaka-technical na ruta para sa amin. Much better kung dun kayo dadaan sa lane na dinadaanan ng mga gulong ng sasakyan. Kasi ito yung mas hard pack, di ba? Pero we still need to be extra careful dahil dito yung mostly yung mga ruts na lane. May mga part kasi dito na lumubog yung gulong ng sasakyan dahil sa putik, di ba? And nagmuha na talaga siyang speed bump. So basically parang taas baba siya. Mas lalong delikado to kapag almost swak lang yung gulong mo. Possible na sumemplang ka. Isang diskarte ay pwede din naman na sa center ka dumaan. Kaya lang be extra careful talaga kasi minsan may mga malalaking bato dito sa gitna at natatakpan lang ng mga damo. Actually, sa buong ride na to, mga tatlong beses yata akong muntik ng humalik sa graba at sa lupa. Naagapan ko lang talaga at hindi tayo natuluyang sumemplang. Mahirap yun ah! Mahirap yung isa na yan! Kailangan naka 9-3 position. Antarik. Yeah, ano, decision. Mahirap. Okay, first time namin. Wala, di kaya. Lulubog to. Nakita, walang daya. Not worth it. Not worth it, pre. Okay. Matindi, yung mga malalalim, yung mga rats. Masyado malalim. May mga rats na kasya lang yung gulong. Gulong ng tricycle. So pag na-shoot ka, semplang. Yan, gaya nito. Ito, pwede pa. Pwede pa. Yes. Mukha ito pinakamahirap. So, kinukuha na natin. So far, pinakamahirap sa mga dinaanan namin ganito. Imagine kung umulan. Putek. Tsaka puro tubig. Thank you.
pabalik. Sige, diretso. Ha? Teka, teka, teka. Nakalangan ako. Oo nga, U-turn. U-turn pala. Tubig, tubig. Hindi makakainom dyan. Kaya pala kailangan yung camelback, naniniwala na ako. Pag humawa ka dun sa bote mo, reserve lang ka. Purali ka bok. Okay. Kailangan natin ng camelback. Para yung 7-Eleven dun, sa roti. Oh. Tumira na tayo. Diba? Yung tinuro ko dun. So may... Ah, yung, dumira, yung naligaw din ulit. Marliga. Oo, oh, yung dumiretso. Tama. Kuha tayo ng pagkain dun. Kasi from Palayan tayo eh. Mahaba-haba na yun. Actually, baka nga bago dumating dun, kailangan na natin huminto eh. Duration pa, kaya yata niya 2 liters. Mamimili ka. Pwede naman 2 liters, kahit huwag muna lang punuin. At least may malaki space. Pwede mo lagyan ng gamit, tools. Okay. So, mas advisable dito, naka hydration pack, Camelback Philippines. Camelback Philippines, baka naman tumatanggap kami ng donation. Gagamitin namin sa unrestricted. So, isa talaga sa pinakamahabang section to. Kaya mas okay kanina dun sa 7-Eleven, mag-refill na. Haba, ang haba. Ang tagal bago makaranas ng karsada ulit. Suba kanin, hongo. Pwede na. Tingnan natin dito, baka... Pwede lang yan. Pero pwede rin. Kanin. Hongo, no? Ano magkakain ako? Nagutom na ako. Okay, kailangan namin kumain. Nagutom na talaga. Pagtsagayan na namin munggo. Ate, okay kami sa munggo? Oops! Yes. Pwede na kami sa munggo. Yung munggo, luto na. Sige, pwede na yun. Saka si Charon. May kanin na, may kanin. Okay, tapos na kaming mag... Tapos na kaming mag-agahan. Brunch. Gutom na kami kanina. Di na kayang tiisin. Okay, another... Another 5-star section ng cobbles. Alright, time check. Pasa ba? Kaliwa ba? Yun. Kumaan na? Kumaan lang siya. Ganito. Oo. Hirap pa na mag-vlog. Hirap eh. Di ba yung kanya nakamount dito sa ilalim?
galing tayo nung kanina. Nag-U-turn lang kami, U-turn. Woohoo! So dito, tailwind na, no? So dito, tailwind. Kanina, headwind eh. Salubong na salubong eh. May halong lupa na po yung iniinom namin. Hindi advisable yung bote. Camelback Philippines. Baka lawa, kahit dalawa lang, tigisa lang kami. Oo. Hindi naman sa wala kaming pambili, ha? Tutulong lang din kami sa advertisement. Para ma-review din namin. Ay, grabe. Habang tumatagal, mamamahid yung braso mo. Sa lubak. Ay, Diyos ko. Tapos, diretso lang. Diretso yun naman. Ba't ganun? Oh, diretso. Oo nga eh. Diretso, di ba? Okay, diretso tayo. Oh. Shit, balik na naman kami sa'yo. Para mas gusto namin sa kabila. Oo. Alright. Balik sa dating gawin. Buti na lang oh. Kalatang ulap. Kalatang ulap. Okay. May nakita tayo yung JS gas station. JS gas station. Oh. Pwede tayo mag brake. CR brake, kung may CR. Ay, meron pong ano dito, banyo. Pwede makiihi. Meron po ba rito? Wala po. Ay, isang po ba dito? 5 piso. Okay lang po. Saan po? Sa likod. Sa likod daw. Okay. Hindi ko alam kung nasaan lugar na kami. So nakakita kami ng gas station. JS gas station yata. And mag sa restroom break muna ako. Grabe ang dumi na mga bike ko. Pagaling ako. Imagine kung maulan. Sigurado puro putik to. Ay no, nakaka-umay din. Nakaka-umay. Siguro malilesan yung umay pagka yung actual na race na. Kasi mas marami ng riders. Kasi kami kanina, dalawa lang kami nagbabrake. So, nakaka-umay talaga. Wala kang makita ng mga kabahayan. Puro bukit, patubig yung nakikita mo. Tapos ang daming delikadong ano, nakalubog, mga rats yata tawag mo. And importante naka-tube mask kasi pag may nakasalubong ang tribe, sigurado maalikabok. So kailangan may tube mask na. Tapos yun nga, hindi masyadong recommended yung bote kasi naalikabukan siya. So mas maganda naka camelback pa naman. And during ride mahirap humawak ng bote kasi mahirap pag one hand. So kaya mas okay kung naka hydration pack para madaling uminom. First stop over. Easy. Walang kali-ali ka po. Wala, oh, ang linis ng bike. Pag nawisi ka ng tubig, magiging putik. Wala, oh. Hindi mo na mahilim yung tubigan eh. Wala lang yan. Ano, bote o
camel back. Hydration pack. Ano may share? Yeah boy! Guys, 49 kilometers na. 11 a.m. Meron kaming game plan. Tingin namin pa ulit-ulit lang naman to eh. So makakaanan na kami mamaya after mga 6 kilometers. Hindi na kami papasyal sa ano. Bungabon ba yun? Parang bungabon yung isa. Palayan. Palayan? Oo, makakaanan na kami. Hindi, puro palayan to eh. Puro palayan eh. Puro palayan eh. Matindi yung headwind guys. Mamaya. Ay, igub sila ng tubig dito. Tapos pala tawirin na. Yun. Okay din. Hindi ka nagbabaon. So, ganun yung plano namin. Dahil matindi na yung pinagdaanan naming hirap kanina. Kakaanan na kami mamaya. Paulit-ulit lang naman to, pare-pareho lang. At mahirap na, baka sumem lang pa kami. May 1 month pa naman to prepare. Dapat pala, pag ganung medyo magraba, sagasama mo nang mabilis. Parang yung mga, di ano, may parang yung sa Odax. O, parang ganun. Hindi ko alam kung PR or papipirma ka. Meron silang boot. Nakita ko lang sa video nila ano yun, yung mga nag-gravel. Tapos may refilling station sila ng tubig. Sana may pakain din. So pagsasali kayo dito, handaan nyo na rin yung pagkain nyo in case of emergency. Walang 7-Eleven, walang Alphamart, walang tindahan. Yung gas station dito, yung mga boot lang, di ba? Hindi malalaking gas station. Malalayo, malalayo. Nakakita kami ng gas station after ano na, 48 kilometers. Ay hindi, meron pala kanina nung kumain tayo. So ito, kailangan din yung pagiging self-sufficient. Parang Odax lang. Self-sufficiency. Tsaka ang tip pala dito, magano kayo, dumbbells. Kailangan mag-weights. Ang sakit sa braso. Oo nga, tingnan nyo naman, walang kapuno-puno. Kailangan dito, heat training. Sinwerte lang kami ngayon actually kasi medyo maulap. Ano? Kapal-kapal yung ulap, tsaka kalat na kalat. Pero kung wala, imagine niyo to. Niyayanig yung braso mo. Tapos init na init ka. Tapos walang 7-Eleven. Oo, sa kita ka na pala yan. Nasa kawalang ka. Ang kagandahan dito, pag majejebs ka, pwede ka na dyan sa damuhan sa gilid. So yung goma pala gamit namin pareho 40 40C. So tingin ko ah, kapag 35 yung gamit dito mahirapan, baka abutin ng mga bato yung rim, delikado. So siguro mga at least 38 na gulong. Tapos kung putik pa to, ano? Tiyari. Mas lalong delikado pag maliit yung gulong. Ha? Yeah. Guys, nandito kami sa asa ba to? Hinabol kami ng aso. Okay, teka. Tandaan natin tong mark na to.
So nasa 52 kilometers kami. 11:19 AM. So 52 kilometers from Santa Rosa. So lalagay ko na lang dito sa screen ko ano yung kilometer mark nito from Palayan. Hinabol kami ng asong kulay itim. So Miguel yung may-ari, di ba? Hop. Sumabit. Buti na lang malayo na 'yung aso. All right. Hinabol kami ng maaso, ang laki. Parang bulldog eh. Ang tuli ng takbo. Bigla kaming bumilis. Ang laki ng aso eh. Dito nga tayo sa lilimpre. May titignan lang ako. May aso ulit oh. Lang natin, sumabit yung sanga. Sumabit yung sanga. Tapos kapala yan. Pare, buti na lang. Malayo na sa aso nung sumabit yung sanga. Putang ilas. Alam mo ano? Buwisin ba yan? Sumabit. Sa derailleur sumabit eh. During this ride, sa totoo lang, ay medyo nauubay na kami ni Jcas kasi paulit-ulit lang din naman yung mga dinadaanan namin. Actually, nag-iisip na nga kami na magbaliktad ng jersey kasi baka naliligaw na kami, baka napaglalaroan na kami ng Encanto. So, we decided na itong part na lang muna na to, yung ruta na ire-recon namin. And hindi na kami tutuloy dun sa next section, which is yung papuntang Palayan. Although, konti na lang din naman at mabubuo na namin yung loop. Pero, nagkataon din kasi na may iba tayong nakaschedule na lakad this afternoon. So, we decided na lumiko na sa bandang Platero, pabalik ng Kabanatuan. Oh, so, yung original na ruta, didiretso pa doon. Then, kaliwa. So, ang gagawin namin, since hindi na worth it puntahan eh, pare-pareho lang naman yan. So, dito kami, kakaiba. Tingnan nyo, masukal. Dinoble pa. Oh, dinoble pa. Doble na, dinoble pa. So, dito, hindi na namin ito doble. Doble lang. Okay, dito na kami. So, pagliko namin sa kanto dito, nung una ay sa tabing patubig pa kami dumadaan. Pero sabi nga namin, not worth it na kasi ganyan din naman yung mga dinaanan namin kanina. So, dito na kami nagdaan sa Mayapyap Natividad Road. So, plano namin, isang recon pa para dun sa mga remaining na di namin nadaanan. Maybe we will try to schedule another recon na magsisimula naman kami dun sa Palayan sa Kapitolyo. So, isang difference pala dito sa gravel kumpara sa trail ride. Sa trail kasi, ang daming mga punchy climbs and tataas talaga yung heart rate mo and para ka na rin nag-interval. So, dito naman sa gravel, lower lang yung heart rate. Kasi nga, medyo nabulol pa ako. Lower lang yung heart rate. Kasi nga, di ka naman magmamadali, diba? Hindi ka naman makakapagmabilis at baka patubig ka pulutin. So, normally, mag-a-average ka lang dito ng around 15 to 22 kph. So, at least dun sa fitness level namin. Babawi lang yan kapag may semento na yung dadaanan. Pero most of the time, since nasa graba ka, di mo talaga maitatakbo ng mabilis yan. So actually nasa around 18 kph lang yung average namin overall. So for this ride, yun nga, parang nasa around 120 hanggang 130 lang yung naging heart rate ko dito. Ang susukatin talaga dito yung attentiveness mo sa pagsagasa sa graba. At kailangan mabilis kang mag-isip at mag-decide kung saan spot mo padadaanin yung gulong mo. Speaking of gulong, gaya ng binanggit natin kanina, ang mai-recommend ko dito sa ruta ng unrestricted, at least 38C na goma.
Although, kakayanin naman ito ng 35C. Higher chance nga lang na baka abuti ng bato yung rim mo. Also, mas okay din kasi na lower na tire pressure yung gagamitin natin para hindi mag-transfer masyado sa braso yung vibration. So, dito sa current ride namin, nasa 40 hanggang 45 PSI yung tire pressure namin. Pero looks like need pa namin gawing below 40 PSI kasi ramdam ko talaga yung transfer ng vibration sa braso ko. Pero sa bandang puta naman, hindi naman masyadong ramdam. Baka medyo maganda lang inabili ko talaga na saddle. So ito yung Cell Italia na Superflow Gravel Titanium Rail. May separate tayong video guys ng unboxing ito. So check nyo na lang sa YouTube channel natin. Buko? Sarap ba buko nyo? Ano yung turun nyo, sir? Ito, maba. Sa minya. Ube? Ube? Okay, malaki. Okay, break time. Not worth it. So regarding naman sa training, gaya ng binanggit ko kanina, actually nung una, since medyo maaga naman kami nagsimula, halos malamig pa talaga and hindi ka malalaspag. Pero nung dumaan na kami sa mga open na area, napaisip kami na itong gravel race, kailangan mo din talaga ng heat training. Nagkataon lang na medyo maulap yung panahon during this recon ride. Pero kung halimbawa natapat na walang ulap, sobrang init dito for sure. Also, samahan mo pa na nandito ka sa Nueva Ecija and iba talaga yung init dito. Not sure kung bakit. Baka dahil mas malapit to sa araw yung probinsya na to. Also, baka dahil puro pala yan and less yung puno. So, less din yung mga lilim na area. Importante din talaga yung proper na training to get ready for this race. So, hanggang dito na lang muna tayo guys. Abangan nyo yung next na recon ride namin. Well, hopefully, we will still have time na makapag-recon dahil babalik na tayo sa work this January. Maraming salamat sa panunod nyo. Kung umabot kayo sa part ng video na to, grabe! Maraming salamat! Don't forget to comment, like, and share na din to sa mga tropa natin, lalo na sa mga sasali sa epic na gravel race na ito. See you again on our next vlog. Yung Baler video guys, malapit na nating i-upload yun. Medyo naging busy lang talaga tayo nitong December. Okay? Thanks for watching guys. See you again on our next vlog. Bye-bye. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight.